Kamusta na kayo mga kabataan na Airsoft? Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video. Okay, hindi bago akong ipapakita sa inyo itong bagong dating natin na WE M92. Bali, ito replika siya ng Beretta. Beretta 9mm. Ngayon, kararating lang nito. Ayan, pakita ko sa inyo yung box niya. Ayan, napakaganda ng box niya. Hindi siya katulad ng mga box ng WE na black, na plain black lang to, tapos may nakalagay lang dito na number kung anong unit ba ng Glock yon, kung anong model. Ito hindi, oh, printed siya. May mga naka-print sa kanya. At ngayon, base dito sa kanyang box, tong M92 na to, M92, 25 rounds yung capacity ng magazine. Tapos may length siyang 216 mm, at may timbang na 1050 grams o 1.05 kilograms. Kaya napakabigat ito. Pure metal niya din pala to. Tapos sa color silver. Silver chrome yung kulay niya. Kaya napakaganda tignan. Ito, papakita ko sa inyo. Sa loob ng box, ito yung kasama niya, yung manual. Bali, yung manual niya hindi nakatulad ng ibang manual ng WE na parang libro. Ito, ayan, ganyan lang siya kasimple. Tapos may scan ka lang na QR code. Pag in-scan mo, eh, makikita mo pa yung ito, yung main features niya ng M92. Ayan, ganda niya, diba? Silver chrome yung kulay niya. Yung magazine, pure metal. Tapos, ayan, color silver. Napakaganda niya tignan. Ngayon lang to, ngayon lang natin binuksan to. Tapos, ayan, naka-plastic pa rin yung unit. Pakita ko sa inyo. Yan. Silver chrome ang kulay niya. Napakaganda. Yan. Tapos tong grip niya gawa sa ABS plastic. Ayan yung grip niya. Ngayon, meron din siyang safety lock. Nandito yung safety lock niya sa slide. Tulad ng mga original na Beretta na firearms. Nandito rin. Yan. Pag naka-red siya, ibig sabihin hindi siya nakalock. Ngayon, pakita ko sa inyo. Yan, kinasa natin. Yan, bumaba yung hammer niya. Ngayon na kapag nakakulay red siya, ibig sabihin hindi siya nakalock. Pagkita yung red dot dito. Ngayon baba natin siya. Yan, nakalock siya. Pag pinindot natin yung trigger niya, hindi bumababa yung hammer kasi nga naka-safety lock siya. Ngayon, yung sight niya, iron sight, tapos may dot dito sa front sight. Tapos ito yung rear sight niya. Okay, tanggal natin sa safety lock. Tapos kalawid natin. Yan. Pumapalo yung hammer niya. Napakaganda nyo. Pakita ko sa inyo. Tapos may mga markings din siya dito. Dito sa may trigger guard. Ayan yung markings niya. Ngayon, itong magazine nga nito, base dito sa box, 25 rounds daw to. Hindi natin titignan kung 25 rounds nga ba. Tapos, testingin natin to. Lalabas tayo mamaya para matesting natin tong M92 na to. Dito kasi natin, pag tinesting kasi natin dito sa kwarto, medyo nakakaya sa kapitbahay. Masyado ng maingay, malakas ang putok. Kaya lalabas tayo mamaya para subukan tong M92 natin. Bali, magkarga tayo ngayon ng green gas. Tulad lang din ng ibang gas blowback na nakita nyo dito sa video o napanood nyo. Ganun lang din ang pagpapakarga, ang pagkakarga sa kanya ng green gas. Ganito lang yung tamang pagkakarga. Kailangan nakataob ito, totoy lata. Yan, kailangan nakataob. Nakadiretso. Tapos 3 to 5 seconds. Eh, dahil may karga na rin to, kahit na sandali lang siguro. Ayan, oh. Kailangan wala sumisingaw. 3, 4, 5. Ayan. Okay na, nakakarga na natin. Ikarga na to. Tapos, nga pala itong M92 na to, M92, 300 to 330 FPS siya out of the box. No? Using green gas. 300 to 330 FPS. Napakasakit na nun pagka tumama. Kaya, maging responsible lang sa paggamit ng airsoft, lalo na yung mga ganito ng kalakas, yung mga gas blowback. Yung spring type lang, masakit na. Paano pa kaya itong gas blowback, diba? So ngayon, kakarga natin siya ng bala. 0.23 BBs yung gagamitin natin para dito.
Para kasi sa akin itong 0.23, saktong-sakto to. Tama-tama yung timbang niya. Para sa mga gas blowback. Okay yung back niya, yung accuracy niya, mas okay. Ngayon, pwede mo siya kargahan dito. Ganito lang yung pagkakarga niya. Pagkakarga niya. Ayan, kung may speed loader tayo, mas maganda sana. Ayan, pwede dito sa may mas maluwag na kanal niya, na entrance niya. Ayan. Pwede rin dito, pero mas madali naman dito. Karga natin. Bilangan na rin natin kung 25 rounds nga ba. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ayun o. Kasya pa sa kanya yung 26, pero hindi natin ipipilit. Ayan. Bali, 25 rounds yung nailagay natin. Ayan o, 26, kasya pa. Kasya sa kanya yung 26. Ayan, ginawa natin yung 26. Tingnan natin mamaya kung mahirapan ba kung 26 ang kinarga natin. Kung magre-reload, kung maglo-load ba ng maayos sa chamber. Na. Ayan. Pala, mga kabataan ng airsoft, bali, double action din itong mechanism nitong M92. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi naman siya nakakasa. O, tapos hindi nakababa yung hammer niya. Pero pag kinalabit mo, ayan, matras, di ba? Hawak na sa trigger, matras. Sabay papalo siya. Ayan yung tinatawag na double action. Ngayon, pagka single action naman siya, ayan. Ibaba mo siyang ganyan kung gusto mo mas mabilis yung pagkakapalo ng hammer niya. Ibaba mo yung hammer niya, saka mo kalabitin yun. Ayan. Yung trigger pull niya mas maikse. Pag double action, ayan, mas mahaba yung trigger pull. Ipababa niya muna yung hammer, ayan, bababa niya. Sabay ipapalo siya sa firing pin niya. Ayan, ganyan yung mekanismo ng M92 natin. Ayan, mga kabataan na airsoft, no? Pupunta pa ako dito sa labas ng bahay para matesting natin. Ayan, reloading. Game, so mabilisan lang. Ayan. Ayan, tagi dito. Ayan, tama, diba? Ayan mga kabataan na airsoft, ubusin natin isang rounds. Ayan, pakitasan. Ganda niya, diba? Ayan, open slide. Ubus na yung bala niya, kaya nag-open slide. So yun, mga kabataan na airsoft, maraming salamat sa panonood nyo. Sana kahit papano nakatulong sa inyo itong munting video na to. Para matuklasan naman yung kagandahan ng bago natin dating na gas blowback airsoft. Ayan, ang M92. Ngayon na sa tingin ko, ito yung magiging isa sa paborito ko na airsoft. Itong M92 kasi napakaganda. Itsura pa lang, napakaganda ng tignan. Ngayon, paalala lang, maging responsable lang tayo kung sakaling magkaroon makain ng gantong airsoft. Maging responsable lang tayo sa paggamit. Sa tama natin gagamitin sa laro. Ayan, doon lang natin gagamitin. Pero hindi mo dapat gamitin sa mali. No? Kasi ang bawat na paggamit ito ay may kakibat na responsibilidad. Maraming salamat sa panonood mga kabataan ng airsoft. Sana kahit pa paano nakatulong sa inyo itong munting video na to. Bye bye!